Sa loob lang ng higit isang oras, tatlong aksidente agad ang naitala sa EDSA Ortigas. Apat ang sugatan kabilang ang senior citizen na nakaidlip habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Wasak ang harap ng kotseng ito matapos madisgrasya sa southbound lane ng EDSA Ortigas magkaalas 4 ng madaling araw kanina. Nayupi at nasira rin ang nasalpok ito mga plastic at concrete barrier. Ayon sa senior citizen na driver ng kotse, pauwi siya ng Muntinlupa mula Cubao nang makaidlip. Parang napapikit ako, hindi ko alam. Siyempre, pababa, hindi natin lalma siguro yung ano. Napapikit ako, nagugulat na lang ako. Hindi naman napuruan ang driver dahil bumukas ang airbag ng sasakyan. Yun nga lang, iniindan niya ang pananakit ng katawan. Tumagal din ng higit isang oras bago na ialis ang gumanggang sasakyan. Nagdulot ito ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Ilang minuto lamang ang nakakalipas, isang motorcycle taxi rider naman ang nahagip ng ambulansya sa northbound lane ng EDSA Ortigas flyover. Sugatan ng rider at ang pasahero niyang patungusan ng Cubao. Nasira ang motorsiklo matapos tumilapon sa kalsada. Wasak rin ang harapan ng ambulansya. Kwento ng rider na si Eduardo Fabiona, nagulat na lang siya nang may bumunggo sa kanila. Ingat na ingat ako dyan, malalakit na kayong umaano dyan. Nabigla na lang, tumilapon na lang kami. Ako, napansin ko, gumugulong na lang ako. Hanggang sinayaan ko na lang. Buti sa helmet na to. Tumanggi namang humarap sa camera ang driver ng ambulansya. Pero iginiit niyang biglang huminto ang rider kaya niya ito nahagip. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Mag-aalas 5 ng umaga naman, isang jaywalker ang na-hit and run sa EDSA Ortigas northbound sa tapat ng busway station. Nabalian sa kanyang kanang binti ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.